Kaya nang mukusapo. Ganito ang ratio niya, no? Sige. Sige, nila. DA po sa herbs. Not sa herbs, incorporated. Pulverize na nila and then... Ano yun, sir? Talaga. Hindi siya nakakapanibagong sa amoy. Mahal ka sa halaman. Una-una na yun. Talaga, unang-una talaga sa inyo. Una-una yun. Yung passion, sir. Oo. At may nadinig pa ako niyan na isa, dating dito sa San Pablo, dito sa Pilipinas, siya ang king of rambutan. Rambutan king. Patay na siya ngayon. Siya ay matanda na magsasaka. Ang pinakamagaling daw na abono sa halaman ay bakas ng paa ng tao. Kumbaga, ano sir, yung tiyaga talaga. Oo, ibig sabihin niya, malimit mong tinitingnan yung halaman mo. Kaya yung bakas ang... Kaya ibig sabihin, binabakas nung doon sa may halaman, ibig sabihin lagi ka doon. Hindi yung pagkatanim mo ay tumalikod ka na at bahala ka na, self-supporting ka na diyang halaman ka, mabuhay, mamatay ka, wala pakialam, basta naitanim na kita. Ay hindi ganoon ngayon eh. Kailangan nga, sabi nga nung matandang mayor, kailangan ang pinakamagaling na abono ay bakas ng paa ng tao. It means na kinakailangan everyday minomonitor mo siya. Bago dumating yung matinding insekto, nakita mo na, naagapan mo na. Kasi ang insekto, pagka nandun na, dumami na, mahirap ng... Mas malaki pati, sir, ang magagastos. O, at saka makakuhan, mahirapan kang patayin agad. Samantalang nag-uumpisa pa lang sila, napalayas mo na, wala na, okay na. Sige po. So yun, nagkaroon tayo ng mga advice kay sir kung paano... yung mga gusto mag-start ng mga farm, yun yung mga advice ni sir para dun sa mga sa pag-aasikaso ko niyan, sir. Napasama ako niyan sa calendar ng 2000 sa 22. Dito sir sa Laguna, sa DA. Sa limang province ito, Cavite, Calamba, apo Laguna, Cavite, Quezon, Rizal. Ano pa isa? Meron pa ditong, basta lima na yan akuan. Dito sa Calabarzon. Sa Batangas, sir. Sa Batangas, kasama yon. Napasama ako doon sa calendar of the year. Tapos, sa lima rin ganito, limang province na yan, napasama ako sa... Nagkaroon ako ng recognition na farmers sa buong Calabarzon. Napasama ako yan. Anong taon yun, sir? Itong year na ito. Ah, 2022 po. Oo. Tapos yung aking recognition nito rin taon na ito, para noong mga kuwan eh, makakalipas ng nabuwan, doon kami nakuha sa may nawawalang paraiso. Nadinig mo na ba yun? Opo. Doon kami nag-meet noon. Doon ko natanggap yung recognition ko. Bah, puto sa pasama ko din eh. Sabi ko nga ako'y nagpuan eh, ako ay hindi ko akalain sa pagpaparmer ko ay ako ay makakatanggap ng ganito. May natatanggap ako nito noong ako'y nagtatrabaho sa langis. Pagdating sa farm, ay wala na akong pag-asa. Yung pala meron. So yun, nandito naman tayo sa part ng mga may durian. May durian din pala si sir dito sa loob niya. Ilang puno to, sir? Dadalawa yung aking yan. Dalawang puno lang pala to ng durian. Yan, maliit pa siya. Ito ang mga nakabalot pa yung bunga ng durian. Yan. Ito ay, ano sir? Puno ng ano po? Ay yung ito yan, pumelo. Pumelo, pumelo naman yan. Talagang ano, marami kang makikita ng halaman dito sa mga fruit bearing trees. Kung gusto mong ano, makakita ng mga fruit bearing trees na gaya ng pumelo, durian. And then may mga herbs pa, visit ka lang dito kay na sir Danny's Farm dito sa Herbs Incorporated. Ito naman sir ay Chico. Yan, Chico naman to. Yan yung puno na yan, Chico naman yan. Mamaya pa daanan natin yan naman. Ilang puno to sir ng Chico? Tatlo yan. Alam mo ang aim ko lamang yan nung ako yung unang magtanim. Magtatanim ako niyan isa, dalawa hanggang tatlo lang. Parang pang sarili ko, hindi na ako bibili pa.
Oh, may chiko ako, may chiko ako. Mm-hmm. Ah, hindi na ako bibili. May langka ako, may langka ako. Hindi na ako bibili. Parang yun ang aking idea lang noon. Yun din kasi yung ano eh, isang benefits ng may talagang may farm. Oo. Oh. Mm-hmm. Ayan, kami ko niyan, dalawa niyan. O, oh, eh, anin ko pa yan. Pag naghinugan niya, kaya ko bang kainin yan? Lahat. Mm-hmm. Oh, yan. Yun, ganun. Yun din yung isang benefits ng pagpa-farm talaga na kapag meron kang farm, pwede mong taniman ng iba't ibang gulay, prutas na hindi ka nabibili sa ano. Katulad ngayon talagang napakamahal lang mga mahal ng mga gulay saka prutas sa merkado o sa market. So yung pupunta tayo sa kalamansian ni na sir. Ito sir, mga sili. Mga sili naman na ano. Oo, yan yung mga Tagalog na sili. Yung mga maliliit na sili. Sasabi rin yung sili na buyo, maanghang. Dahil kung makikita nyo, ang daming mga nakatanim. Hindi lang natin siya ano, malapitan. Ayan, meron pang ano, sa sintures. Sintures. Ayan, may mga sintures. Ay, hindi ko na ipakita sa iyo yung kalabas doon. Ayan, kalabas. Mm-hmm. Alam mo ba yung kalabas, sir? Hindi po, sir. Ito yung bagong tanim eh. Mga kadalawang taon lang ito, isang taon. Ah, yung ano, sir, miracle fruit. Oo, yan. Doon ang gamot dami. Gamot sir eh. Ha? Gamot. Oo nga, ang dami ko. Ang dami niyang nagagamot. Yung ano, yung... Yung juice niyan. Yung miracle... Nagawa kami ng ano niyan eh. Kumbaga, tinitiba yung ano niyan, yung buko. Tapos... Pinagawa ko nilalaga. Niluluto. Tapos maganda siyang mga gamot sa mga... may cancer, diabetic. Hmm. Sabi daw po... Sabi daw po, idala daw po dito lahat eh. No. Marami na bilhin sa akin yan. Doon sa may pagpasok mo sa gate, meron na doon. Marami ako niyang tanim dito. Maliliit pa, sir. Hindi, yung isa, marami na doon. Sa may tabi ng greenhouse na hydroponics. Doon ang laki. Pero may mga maliliit pa kayo niyan. Meron pa, marami pang tanim niyan. Ito ay yung anong tawag na dito. Ito naman. Parang tawag na dito. Pumutang ko na yun. Yung ang lasa niyang bunga yun ay parang kay Mito. Parang star apple, sir. Oo, parang star apple yan. Namutang ko ng pangalan yan. Talagang marami kayo dito makikita. Meron pa ditong mga, ano nga yun, kape. Kape ba yun, sir? Alin? Bignay yun. Ah, bignay. Saka merong mga kakao. Pwedeng gawin sir niya kwan yan. Naparami ko rin yan ganyan. Mm-hmm. Pwedeng gawin yung alak yan. Oo nga po. Ginagawa nga po yung alak, bignay. Pineferment lang siya katulad ng ibang pagpuproseso ng mga ano. Sira eh, nagdali ng bagyo. So yan, punta na tayo sa kalamansian farm na sir. Ito sir, kalamansian. Ito yung kalamansian nyo. Ayan. Ito. So yun, nandito na tayo sa kalamansian na sir. Lagi na lang yun, oh, yun. So yun, yung mga ganong mga intro eh. No? Balik na rin naman natin. Kumbaga, lagi na lang ganun eh. No? Nasanay nang ganun. Tapos to, ito yung kalamansian ni sir mula doon hanggang dulo. Yan. Ito kung makikita nyo, medyo magalaw yung ating ano. Yan yung mga kalamansian ni sir. Hindi natin mapapasok kasi masukal din. Hindi man ganun kasukal. Medyo mainit din. Ito sir, mga niyuga. Ah, dito na rin yan. Nangalaglag yun. Mm-hmm. Pwede naman to, sir. Ano? Ay, wala. Kung pa ano yan, yan, sir? Buko ay nalaglag pa na yan. Na sira na. So, yan. Puntahan natin itong mga kalamansian na, sir. Iba yung ano, iba talaga yung ano, yung iba yung init ng pag nasa farm ka saka init ng pag nasa bayan. Dito talagang ano, nakakaya ko yung init ng ano, yung bumilad ka dito sa araw na ano eh, medyo ano pa eh, hindi yung gano'n na, although napatak yung pawis natin, pero yung init, hindi siya masakit sa balat, kumbaga mild, mga gano'n. Eh, may maraming halaman eh. Mm-hmm. Yun nga, ang isa pang benefits is yung halaman talaga. Na-experience na ng pamatay daw mo yan. Kaya yan ang nag-lambuto na kahapon yung spray. Na-spray na, sir. Ito yung spray. Anong in-spray nyo doon po? Yung kuhan, grass zero. Mm.
E pag hindi mo, pag ang gagawin mo, i-grass cutter mo, ay naku, bago ka dumating sa kabilang dulo, mahaba na naman ito. Ano yun sir, yung may pula na yun? Yun yung sinasabi ko sa iyo, solar pump na bigay ng DA. Yan, makikita natin ngayon yung solar pump na bigay ng DA sir, ano po? Yan, yun ito, ano nga to, avocado. Meron nung avocado yan, sir, yan. Avocado 3. Ito din, avocado din to. Yan, maraming bunga na rin ngayon. Yan. Liliit pa lang. So yan, dito na tayo sa kalaminsi, ano na sir? Malawak yung kalaman. Ilang hektarya to sir? 1.1. Kaya pala malawak sir. Mataas ang kalamansi ngayon sir, abit hindi kayo nagbebenta ba kayo ngayon? Tuwing linggo ako nagpapapita. Sa linggo, pita suli kami. Mataas ngayon ang kalamansi nung last 60. Na kahapon 60. 60 lang. So yan. Ito yung ano, ito sir yung solar farm. Oh, yeah, solar pump. Solar pump, ayan. Ayan, ito yung solar pump na bigay ng DA. Ayan. Ito yung solar pump na bigay ng DA. Ayan, tignan natin. Ayan yung solar. Ayan. Ayan, solar pump. So yan yung mga kalamansi on farm ni sir, Danny. Kailan pa sir nakatanim itong, kailan pa po binigay itong ano? Hindi pa natatagal na yan, siguro mga 2 to 3, mga 3 months, 4 months na, ganun. 3 months siguro, ganun. 3 months pa lang po sa inyo dito. Yan. Bago pa yan. Bago pa lang ito. Ang binigay lang di sa tanki niya, ang dalawa lang. Ay ako'y nakukulangan. Bumili kayong bago? Bumili ako ng dalawa, dinagdagan ko, bali apat na siya. Malaki naman yung platform niya eh. Apat pala to. Apat pala yan. Pero yan ay isang original na plano nila, dalawa lang. Ay nakukulangan ako sa stock ng tubig. Kaya dinagdagan ko ng dalawa. Opo. Kaso, lumundo pa ganoon. Nilagyan ko ngayon ng tukod, wala na, hindi na ikaw mababa dyan nga. Lukulukok ka, titingnan natin kung mababa ka pa. Parang ano sir, kaya pala siguro, dalawa lang yung nakadesign. Maninipis pa yung angle bar. Hindi ako makapagreklamo doon sa nagawa. At gawa ng kontrata nila. Sabi ko, ano ninipis naman yan? Eh tulaan sila nasa kontrata eh. Siya wala. Magagawa tayo dyan. Ayan yung solar pump. Dyan sir yung ginagamit nyo dito sa? Sa farm. Oh, sa kalamansian. Oo. Oh, ginagawa kong one yan. Plodding ang gawa ko dyan. Ito sa taas. Pababa pa rito. Tapos yung isang linya na yun na maraming hos doon. Ililinya ko naman papunta roon sa baba. Opo. At pag nalinyahan ko na yun. Yung sinasabi ko malakas na ang loob ko maglagay ng swimming pool. Kasi libre na kaya nung wala akong gasto sa kuryente, wala akong gasto sa gas, hindi pa natulayan ko lang doon. Tapos yan, libot lang ako dito sir. Sige. Ito, yung kalamansi ampa ni sir. Ayan. Ito yung ginagamit niya sa, sinasabit niya kaninang sa pagpa-plodding. Ayan. Ayan yung tubo na yan, yung mga ito na. And then ito yung mga kalamansi. Meron pa rin kung mapapansin natin yung lupa ni sir o yung pinagtataniman ni sir ay hindi lang ba siya isang halaman katulad dito kalamansi, may makikita pa rin kayong may langka pa rin. Yan. And then may makikita kayong mga puno ng niyog and then kay mito, ayan. Makita nyo kay mito, puno ng kay mito, naka intercropping dito sa kalamansi para yung para nga naman yung space nung hindi sayang. Yan meron pang ito, puntahan natin dito ka bibili sa mga ganitong situation or sa ganitong situation ganitong lugar na kahit mo bumilad ako dito sa init, wala. Kayang-kaya natin kasi nga is maraming puno.
nagpapalamig dun sa lugar. So ayan, meron pang atis. Ayan o. Ayan, atis. Atis naman yan. Ayan. So ito. Yung lumang kalamansin sa. Hindi na tayo masyado pupunta doon. Kasi dito lang tayo. Dito na lang tayo. Pero ayan o, makikita nyo. Talagang ano, malawak yung kalamansi ano sir. Ayan. So ayan, babalik na tayo dun sa lugar niya kasi nakakaya na din kay sir and medyo mainit na rin. Baka hindi nakaya ni sir or baka alam nyo naman. So balik na tayo dun sa kanyang ano, farm talaga, dun sa loob. Ito yung mga lagay ni sir ng mga pesticide, tama po ba? Mm. Eh mga chemical. Lagay ang pinapalaya.